Hey guys, welcome back dito sa My Art Life. And para sa araw na to, ipapakita ko sa inyo yung nabili ko before sa Tiangge. Alam ko na haul ko na to eh, pero today gagamitin natin siya for the first time. So, this is the AIHAO mechanical pencil and nabili ko lang siya for $15.95. Natuwa nga ako dito kasi sobrang mura niya, 16 pesos lang. Pero dun sa 16 pesos mo, meron na siyang pencil at mechanical pencil to. And meron din siyang isang tube na may mga lamang bala. Siguro mga 10 yung laman nito. Tapos dito naman sa likod ng packaging, instructions lang kung paano gamitin yung pencil. Although Chinese yung instructions, pero may picture naman kaya na-get ko rin kung ano yung ibig sabihin. So tara, buksan na natin to. Excited na akong ipakita sa inyo at gusto ko na rin matry kung maganda nga ba tong AIHAO mechanical pencil na to. Okay, so first ito yung tube na may mga lamang bala nung mechanical pencil and marami rin siyang laman. So matagal to bago mo ito mauubos. And ayan, yung lead nga lang, hindi kasing nipis ng tulad sa mechanical pencil. Yung lead niya is kasing laki nung lead ng mga regular pencil. Yun nga lang, wala siya sa loob ng pencil. And next naman natin kunin itong actual pencil. Kung makikita nyo, gawa lang naman to sa plastic. Dun sa taas niya, yung takip may butas. Kasi yan yung sharpener nung pencil. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung kung paano gamitin yung sharpener na yan. Right, so ilagay na natin yung lead dun sa loob ng pencil. Yun, it's practically the same lang na parang gumagamit ka ng mechanical pencil. Yan, tapos pipindutin mo lang yung and lalabas na yung lead. Very much the same as a mechanical pencil. Kaso nga lang, ang gusto ko dito yung lead niya parang lead talaga ng actual pencil. So ngayon, ayan, pakita ko sa inyo yung kung paano tasahan yung lapis. So medyo ipupush mo lang ng konti yung lead pa ng mas mahaba. Tapos tanggalin mo yung takip and yun, pwede mo na siyang i-sharpen. Yan. Well sharpened na yung pencil natin at pwede na natin siyang gamitin for drawing. So, eto na yung AIHAO mechanical pencil. And this time naman, gamitin naman natin siya for drawing. And itong National Bookstore na drawing book yung gagamitin ko. Ito usually yung ginagamit kong for testing or practicing kasi nga 17 pesos lang siya. So far, okay siyang pang sketch. And sa tingin ko, sulit na yung 16 pesos ko dahil may pencil ka na tapos meron pa siyang mga extra leads. Plus, yung sharpener niya, built-in na rin dun sa takip. So, convenient. Siguro, ang wala na lang dito or yung kulang na lang dito is wala siyang eraser. So far, ang napansin ko dito, kasi ginamit ko siya for shading. Ang napansin ko is malambot yung lead niya tsaka madaling isulat, smooth. So habang sinusulat mo siya ng isinusulat dun sa paper, mararamdaman mo yung smoothness kasi nag-glide lang siya dun sa paper. Hindi siya tulad ng ibang mga pencil or yung regular pencils na yung rough yung lead, yung parang gumagasgas na siya dun sa paper tas ramdam mo. Ito hindi eh. Ang lambot ng lead tsaka ang dulas niya dun sa paper. So maganda to. Ako, yung recommendation ko kapag nasa Divisoria kayo or nasa Tiangge kayo, tandaan nyo itong itsura ng AIHAO pencil na to at kapag nakita nyo, bumili na kayo kasi I highly recommend it. Sobrang okay siya. Ang ganda niya pang sketching and for shading. Alright, so that's it for today's video guys and thank you so much for watching at huwag nyo kalimutan i-like yung video at mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa. Have a great day guys and kita-kita tayo ulit next time, okay?